Matagal nang umiikot sa social media yung mga balita na itong si Poy Eram ay baka daw matrade ng TNT. Ang latest na report ngayon ay interesado daw ang TNT Tropang Giga na makuha ang serbisyo nito si Greg Slaughter at willing daw silang i-offer itong si Poy Eram na kapalit plus sasamahan pa nila ng isang first round pick. Hindi pa natin masisiguro kung interesado talaga ang Northport Batangpia sa ganitong offer dahil alam naman natin lahat, magpakatotoo tayo dito, ang may hawak ng Northport Batang Piera ay ang SMC. So parang ang nag-uusap dito ay ang SMC at ang MVP group at kung magkataon ang magiging palitan ay si Poy Eram at si Greg Slaughter. Alam natin lahat na ito si Poy Eram ay mas bata pa kay Greg at maganda naman ang performance nito at may athleticism at mostly known top sa pagiging defensive player. Ito si Slaughter ay mas malaki kaysa kay Eram. Although mas may edad na to at kagagaling lang sa isang mahabang sabbatical kaya hindi pa natin alam kung ano magiging performance. Marami ang nagtatanong kung bakit naman niyo offer ng TNT Tropang Giga itong si Poy Eram kay Greg Slaughter gayong mas bata ito. Well, posible na isang dahilan ay dahil bago na ang coach ng TNT at baka yung estilo na gustong i-implement ni Coach Chot Reyes ay hindi nababagay para kay Eram at baka mas suitable ito para kay Greg Slaughter. Tandaan natin, mayroon din bagong pasok na point guard ngayon, itong TNT at yan ay si Mikey Williams at baka base doon sa nakikita ni Coach Chot Reyes ay mas angkop yung style ng center na katulad ni Slaughter kaysa kay Eram para doon sa playmaking nitong si Williams. Pero syempre titingnan din natin kung tatanggapin niya ng Northport Batang Pierre dahil syempre titingnan din natin, alam naman natin lahat na ito si Greg Slaughter ang balak talaga dyan, either ilipat sa Magnolia Hotshots or sa SMB. Kung one-on-one trade naman sa tingin ko, okay naman itong si Eram at si Slaughter. Pero siyempre, kailangan titimbangin din ng SMC Group kung nararapat ba at kung magiging fair ba para sa kanila at nasa kanilang best interest ba na i-give up itong si Slaughter para dito kay Poy Eram. Naglabas ng official announcement ang Phoenix Fuel Masters kung saan sinabi nila na bukod kay Alex Malyari, ang kanilang backup big man na si J.R. Reyes ay isa na ring unrestricted free agent. Sinabi ng management ng Phoenix na naging very open naman sila doon sa posibilidad na baka hindi ma-renew itong si Reyes at si Malyari at maluwag naman sa kalooban ng dalawa na tinanggap yung sitwasyon na yon. Bilang mga professional, alam nila na may posibilidad talaga na mangyari yan. Nabanggitan natin nung nakaraang araw na itong si Malyari ay posibleng mapunta sa Barangay Ginebra although meron ding mga ibang teams pa na nag-express ng interest sa kanya dahil bata pa yan. At ito naman si J.R. Reyes ang latest na report ay pinag-iisipan na raw na magretiro. Pero, siyempre kung may magandang offer ay tatanggapin pa rin niya yan. At tandaan natin, itong si Reyes ay matagal na naglaro para sa San Miguel Beer kung saan siya ay naging backup ni Junmar Fajardo. Ilang beses na natin nabanggit na ang SMB ngayon ay naghahanap ng mga big men na pwedeng tumulong para kay Junmar dahil nagre-recover pa sa injury at isa dyan ay itong si J.R. Reyes. Kung pupunta man si J.R. Reyes sa SMB, magiging homecoming ito para sa kanya at magiging madali naman yung adjustment dahil alam na niya ang sistema ni Coach Leo Austria. So, tignan natin kung magta-tryout ito si J.R. Reyes at kung sakasakali, magiging kakompetensya niya itong si James Senna at kung sakasakali, baka ito rin si Jason Ballesteros ay magkaroon ng interes. Of course, yung mga rookies na pinikap ng San Miguel, kailangan din niya mag-tryout at titignan ng Beermen kung sino sa kanila ang best fit. Ang maganda lang dyan, nagkakaroon na ng iba't ibang options sa San Miguel ngayon pagdating doon sa mga pwedeng big men na kunin nila para mag-backup kay Junmar Fajardo. Of course, bukod kay JR, nandiyan pa rin yung posibilidad na mag-enter sila sa isang trade para makakuha ng isa pang big man na pwede. Although sa ngayon, tinitignan pa ng SMB yung pinaka-practical na option at iyan ay pagkuha ng free agent dahil syempre, mas madali nga naman kumuha ng big man na free agent dahil wala na silang pakakawalan na iba pang player. Ayon kay Commissioner Willie Marcial, malaki na rin ang posibilidad na baka maging isang conference na lang ang PBA katulad ng PBA bubble at iyan ay gawing Philippine Cup. Ang original na plano kasi ng PBA kung nasunod yung April 11 opening ay gagawin nila una yung Philippine Cup pagkatapos ang susunod dyan ay yung Governors Cup kung saan magiging halos 3 to 4 months ang bawat conference. Ang plano, yung Governors Cup ay magkakaroon ng 6'5 limit na height do sa import kaya magiging 2 conferences, isang all Filipino at isang may import. Ang problema nga lang, na-delay yung opening ngayon ng PBA at hindi pa nga sigurado kung kailan ito mangyayari, baka sa last week of May o baka sa Hunyo pa. Sinabi ni Commissioner Marcial dahil dyan,
Aatrasado lalo yung pag-open noong PBA Governors Cup at hindi na sila sigurado kung ito ay matutuloy. Although sabihin na natin na gawing 3 to 4 months yung PBA Philippine Cup, hindi sila kaagad-agad makapag-uumpisa ng Governors Cup dahil syempre, kailangan muna may break between conferences. At pangalawa, syempre tinitignan din ng PBA yung schedule ng mga tournaments ng ibang bansa dahil baka pag nag-open yung Governors Cup ay kasabay na nung mag-open yung iba't ibang liga at mahihirapan na yung mga teams na makakuha ng import. At isa pa, kinakailangan syempre ng mga agents ng panahon para mag-scout ng imports at alam naman natin na medyo mahirap pa ang pag-travel ngayon at hindi rin tayo sigurado kung anong magiging patakaran ng iba't ibang bansa pagdating sa pagbabiyahe ng mga imports. Maski yung bansa natin, hindi pa rin tayo sigurado kung papayagan na yung mga imports na maglaro dahil syempre meron pa yung mga dadaan ng protocol. Ang isa pang issue dyan, kung halimbawa ang isang PBA team ay kailangan magpalit ng import at kung kailangan muna magdaan sa isang health protocol yung bagong diting o yung bagong lipat na import, ay baka matagal pa bago ito makapaglaro. Ibig sabihin, medyo komplikado talaga ang sitwasyon kaya baka maging one conference na lang ang bagong PBA season. Noong una ay sa April 11 daw ang opening ng PBA at na-delay ito sa April 18. Ang sumunod na magsinabi ay sa May 1 daw mag-uumpisa. Pero ayon ngayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, may posibilidad na baka sa katapusan pa ng Mayo o di kaya ay sa Hunyo na mag-umpisa ang PBA. Siyempre ito ay dahil sumusunod lang sila sa patakaran ng gobyerno pagdating sa health protocols at dito sa lockdown. Kaya dahil dyan, inamin mismo ni Commissioner Marshall na sa ngayon ay wala pang kasiguraduhan kung kailan magsisimula ang PBA. At hindi pa rin sila sigurado kung ano ang magiging format nito dahil nauubusan na sila ng oras. Inamin ni Commissioner Marshall na nagkakaroon ng virtual board meetings ngayon, yung PBA Board of Governors, para pag-usapan ang sitwasyon, pero wala pa rin malinaw. Dati kasi, nakaready na yung plano ng PBA na sa Abril mag-uumpisa pagkatapos ng rookie draft para mabigyan ng panahon yung mga teams na magprepara at para mag-ensayo. Pero syempre dahil nga na-extend yung lockdown, ang nangyari ngayon ay yung mga teams ay walang ensayo. Kaya hindi ka agad-agad mag-o-open ang PBA. Dahil syempre kahit payagan na ulit na mag-open ang liga, ang problema kasi dyan, kakailanganin ng mga teams ng at least 2 weeks para makapag-practice, lalo na ngayon at meron silang mga maraming bagong recruits. At inaayos pa siyempre ng PBA yung format ng iba't ibang nilang tournaments kabilang na yung 3-on-3, kaya medyo mahihirapan sila ngayon at magagahol talaga sa oras. Ganun pa man, sinigurado ni Marshall na gagawin ng PBA ang lahat para masiguro na kapag nag-open na yung liga ay magiging safe naman yung mga players. Sa ngayon, wala pa rin balita tungkol doon sa live audience pero mukhang malabo na mangyari yan dahil ang original na plano ng PBA dapat ay 50% live capacity. Pero sa ngayon, mukhang malabo na mangyari yan at baka maging parang bubble ulit ang pagsisimula ng bagong PBA season. Shout out kay Orly, Emma, Nika, Liza at Samson Family, Dexter Domer, Rodel Saldana, Alexis Deterala, Raymond Amoranto, Charles Esquivel, kay Borong, Jilly Boy, Elso, Io, Nilo Dapogi, Joey at Charlie Daman, kay Reynaldo at Marisa Reynon, Jonathan Aquino, Romel Almoguera, kay Art Castro, Marcita, Mariel, Kyla at kay Irish Trinidad, Cayetano Lucanas, Christian Mabansag, Raymar Bahafati, Jose Juntilla, Marlon Bolivar, Ronald Berbosidad, Christian and Lyra Arahan, Sniper Lem, Eradat Boys, Tiger Gaming, Marvin Cruz, Osrit Vlogs, Bert Hilcuray, Andre Robertson, Dion Mercado, Ruben Amarga, Jonel Alagon, Val Mercurio, RG Bueno, Raven Banyes, Lenoto Giatans, Brian Andres, Scout Ranger, Judy Villarosa, John Cantos, Andrew Añosa, Joel Levantino, Eduardo Santillana, Len Santillana, Rico Oluarte at Amo Marlu.